So ayun na nga eh, no ha, isang ordinaryong araw na naman niya pala ho, kaya lang late na naman tayo, kasi puyat tayo dun sa kabilang trabaho, wow! Grabe, super late na talaga ako dito kasi nakabakasyon yung isa namin katrabaho kaya maaga kami nag-uumpisa pero yung pasok ko ganun pa rin. Pero syempre, pag ganitong late ka na kailangan seryoso ang mukha mo, hindi ka talaga tumatawa dapat tsaka mukha kang galit dapat pag late ka. Ayan, kailangan, ganyan ang itsura mo. Bigyan lang kita ng sample para hindi ka nila sitahin para yung sila pa yung mag-alangan sa'yo pag sinita ka nila. Parang sila na talaga yung mag-adjust sa'yo. Pero grabe pa talaga dito yung antok ko ah. Nagluluwa pa nga ako dito sa antok. Tingnan mo yan sila, busy-busy na talaga sila dito. Parang mga tagapagmana ng kumpanya. Meron ba kayong kilalang gano'n? Siyempre, pag ganitong late ka, kailangan na unang salta mo, kailangan mabilis ka talagang kumilos yung parang pagmumukain mo silang mabagal. Slice bread pala tong ginagawa namin dito. Para may idea lang din kayo dyan. Baka sabihin nyo naman, dugyot tong makina namin dito. Kung gusto nyo kayong isalang ko dito. Tapos magpanggap na lang kayong tinapay kasi mas tahimik pa yata ang buhay ng tinapay kisa sa inyo. Tapos ito nga yung pagkain namin dito. Grabe, nabilaukan talaga ako dito sa itim na to ah. Basta pala itim talaga, malalaki talaga siya. Ikaw, anong gusto mo dyan sa dalawa? Tapos eto nga si Pinuyeg, biglang tumawag sa akin. Sabi niya, kaka-out niya lang daw galing sa trabaho. Meron daw siyang dalang pagkain. Ako si Nero, kasi to dito si Pinuyeg sa kasino. Pero wag ko na daw sabihin na nagbigay siya ng pagkain kasi dinikwat niya lang daw yun sa trabaho niya. Tapos syempre, i-follow niyo na lang to dito si Pinuyeg. O, pati sa YouTube channel niya, i-subscribe niyo na rin to. Kasi hindi tayo pinapabayaan ito sa pagkain. Tapos eto nga yung naiwan ko sa kanya dati, nung bit-bit kami na lamesa. Kunwari, iyan lang daw ang ipakita ko na hinatod ko sa kanya. Pero wag ko na daw itong ipakita ang mga pagkain na to. So ayun na nga eh, no ha. Time check ngayon ha. Alas dos ng madaling araw oh. Nagdala si Pinuyeg ng pagkain sa atin oh. Lupit mo brad ha. Wow. Raymond Rin. Canada Ridge. Tapos initin na natin yung binigay ni Pinuyeg na pagkain. Grabe, balit nang pumasok no na pang nag-break. Sana all. Kailangan talaga natin agad mag-break para makapunta tayo doon sa kabila kasi tayo may mga gagawin pa tayo doon, mga pastry, tapos meron tayong order na cake. Tapos habang gumagawa ako doon, sila naman lulutuin nila to. Tapos pagkatapos ko nga mag-break time, kinuha ko agad tong chocolate kalibot na to. Nakatikim na ba kayo ng ganito kalaking chocolate? Ha? Naalala ko nung nasa Saudi ako, mga ganito yung pinapabagahi kong chocolate galing sa trabaho. Hindi ako bumibili doon ng mga tublero na yan, ha? Mga ganito talaga ang mga inuuwi ko doon na chocolate. Isang beses nga sumabog pa to doon sa bagahe ko, kaya yung mga damit ko nalagyan ng chocolate. Ito nga pala yung order natin ngayon, no? Grabe, pil na pil ko talaga yung pagkayod nitong chocolate na to. Buti na lang nasanay ako doon sa Bicol ng pagkayod ng mga nyog. Ang gagawin pala natin, Black Forest, tapos may nalagay na happy birthday, kaya masusubukan na natin yung pre-practice natin na lettering nung isang araw.
Ngayon mag-start na tayo mag-decorate. Ito pala yung pinatigas natin na chocolate. Nilagay natin niya sa freezer kanina. Nasabi ko na to sa mga vlog natin nung nakaraan. Tapos syempre din ako nag-voice over kanina kasi nakikita nyo naman kung anong ginagawa ko. Alam nga naman ipaliwanag ko pa. Hindi naman kayo mga bulag dyan. Ayan, baka pwede na to kaysa wala. Silipin nga natin kung pwede na. Wala kasi tayo dito ang taga-video. Kaya mga video natin dito, mga parang patago lang. Eto nga pala yun, no? Tapos sulat na lang yan, ayos na. Magagamit na natin yung pre-practice natin na happy birthday. May mga nagtanong na naman pala sa akin kung ano daw yung tip na ginagamit kong panulat. Parchment paper lang po yun na ginawa kong cone, tapos doon ko na po nilalagay yung panulat. Yan pong nilagay ko na yan, raspberry peeling lang po yan. Yan po yung nilalagay sa palaman, kaya lang pwedeng-pwede na rin siyang isulat para hindi na hassle. Tapos guntingin na nga natin to bago pa magunting yung dila nyo dyan. Yung mga madadaldal na dila nyo dyan na nagagalit-galitan. Medyo napalaki nga yung gunting ko dito kaya medyo malaki yung butas niya. Ayos na yan kaysa wala. O handa na ba kayong sulatan tong cake na to? O walang hihinga ha? Kasi sabi ni ate hindi daw siya humihinga habang nagsusulat tayo. O diba? Pwede na kaysa wala. First time ko nga gawing sa cake yung sulat na yan dahil dun sa request ng isa natin ha, kamamon dyan. Tapos syempre, budbura na natin to ng mga paminta dito. Hindi pala paminta, ano pala yan ha? Choco-chorba pala yan. Tapos eto na nga, ayos na to kaysa wala. Tapos syempre, ibabox na natin to. Mas makakauwi na rin tayo. Grabe ba yung antok ko dito? Ay, nakasurvive na naman tayo. Tapos alam ko na yung nasa isip nyo dyan ha. Nagaantay na naman kayo ng pinali ng beer natin dito. So ayun na nga eh no ha. Pauwi na tayo ngayon eh no. Natapos din yung araw natin no ha.